Welcome back, mga Kaldab. Marami pong nagtatanong, mga Kaldab, kung ano na nga po ang mangyayari kung itutuloy pa rin po ni Menga yung men's goals dahil, kumbaga, tapos na nga po yung kanyang season na kung magtutuloy-tuloy pa ba ito o hindi. Well, mahirap po muna magkomento, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, halos ganitong-ganito rin po yung post ng GMA ng 8 Bulaga na may aabangan nga po raw na hindi ko alam kung ano yon na pinost nga po nila sa kanilang social media account na nakalagay na coming soon at picture po ni Main Mendoza, mga Kaldab, yung pinaka-caption, mga Kaldab, na nagsasabing meron nga po ba daw tayong aabangan. Sa punto na yun, kumbaga, normal na lang po sa atin yan eh. May mga ganyan na, kumbaga, patutsada. Hindi naman natin sure kung ano na naman yung ibig nilang pahiwatig. Kaya po yung mga ibang Aldab Nation, hindi na rin talaga nagtitiwala. At never na nga pong nagtitiwala sa Hitbulaga. Kasi puro paasa lang naman yan eh. Real talk, mga Aldab. Kaya minsan hindi ko siya pinopost. Kaya lang, siyempre, true-blooded Aldab Nation, gustong malaman, nagtatanong kung ano nga po ba yung aabangan natin, kung kay Mengay nga po ba yun o hindi, o baka ginagamit na naman si Mengay para makakuha ng atensyon sa mga viewers. Yun naman po talaga yung ginagawa nila. Kulang na kulang po sila sa atensyon. At kung pag-uusapan nga po yung 8 Bulaga, mga Kaldab, napakababa ng ratings, napakababa ng viewers, halos talagang down, biruin mo. Number 15 ka sa pinakamababang level, mga Kaldab. Pero kahit ganun po yung nangyayari, sinasabi pa rin nila na marami pa rin po ang nanonood. Normal lang yun kasi kailangan nila ng confidence. E paano kung nalalaglag na sila? Ramdam naman po ng management yan eh. At dito nga po sa main goals, ito na lang po yung huling, kumbaga, ako, pabor ako, mga Kaldab, na tapusin na ito ni Mengay. Kasi alam niyo kung bakit. Wala nang kikitain pa si Mr. Tobiera pagdating dito. Malaki rin po yung talent pin na binibigay, yung kinakaltas niya kay Mengay dito. Pero siyempre, mga Kaldab, wala po ako sa posisyon para diktahan yung mga taong humahawa kay Mengay. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag nawala to, siyempre, sobrang mamimiss na mga Aldab Nation, mga mamis, mga titas, etong kay Mengay. Hindi naman to pinalalabas lang sa TV5 eh. Kumbaga, kailangan mo rito ng Signal TV. At kung, kumbaga, ang TV mo ay normal lang, hindi mo talaga siya mapapanood. Sabi ko nga, parang okay lang. Kasi, ganito't ganito pa rin naman po. Alam natin kung sino yung pumupunta, kung sino yung nanonood, di po ba. Pero, malaking kabawasan po ito. Kay Mr. Tobiera, lalo na nga po na maingay po na naniningil o gustong mabawi ni Ibiang yung 5 bilyon. Baka meron siyang ipinangako na kapag ka nanalo yung anak niya, magbibigay siya doon sa mga taong sumuporta na talagang gumawa ng paraan para manalo. Di po ba? Well, ayun, ito ah, mga Kaldab, base lang yan. Sa mga nakukuha kong impormasyon. Base lang yan sa mismong page ng mga taong followers po na mapagkakatiwalaan ni Ibiang. Pero wala po akong ibig ipahiwatig doon. Tayo lang naman po ay nagbibigay ng update na kung saan tikong pa rin yung bibig ni Mr. Tobiera. Siguro sa dami po ng problema, sa dami ng mga kailangan nilang asikasuhin. Unang-una, itong Bulaga pa lang eh. Di po ba? Paano mo maisasalba kung nalulunod na? At talagang kailangan mong sagipin. Di po ba? Kaya nga po gumagawa sila ng post eh. Hindi na nga natin pinapansin pero kumbaga ang pinaka maganda yung post nila dahil mukha nga po ni Mengay yung nakalagay sa caption. Na talagang mapapaisip ka kung ano nga po ba yun, para nga po ba kay Mengay yun, o taktika lang po yun para dalawin ng mga viewers ang Facebook page nila. Patunay lang yan na talagang ang baba eh. Ito ah, sa mga gumagamit po ng FB,
sa nanonood sa tanghali ng Eat Bulaga, subukan nyo po itry yung Showtime. Tignan nyo po. Halos kayo, sabihin na natin sabay na sabay para peer, para patas po. Kung titignan nyo po yung Facebook page ng Showtime, may kita nyo kung gaano karami rin yung followers nila. Ganon din karami yung followers ng Eat Bulaga. Pero, real talk to mga kaldab, pero once na magsimula na po yung show, makikita mo kung sino talaga yung legit na mas maraming views. Pati sa YouTube, tignan nyo na rin. Hindi ko pinopromoto, pero sabi ko nga po, kailangan ko magpakita ng ebidensya at magsabi ng resibo. Kasi kung hindi ko to gagawin, hindi po kayo maniniwala, di po ba? Ngayon, pagkasilip ninyo, pinuntahan nyo yung Facebook page, sinabay nyo ng kung kailan may show ang Eat Bulaga sayang tanghali, tinignan nyo kung gaano karami yung views, at sa akin kayo pupunta sa akin, di po ba? At sasabihin nyo, etong si Mr. Destiny, sinungaling to, kasi sabi niya, ang baba ng views ng Eat Bulaga, mataas yung Showtime, di po ba? Yun ang sasabi, kumbaga may panlaban kayo sa sinasabi ko, pero hindi eh. Sa tagal kong sinasabi nito, wala nagko-comment na sa sinasabi nilang ang baba ng views ng Showtime kaysa sa Eat Bulaga pagdating sa Facebook. Ganon din po sa YouTube. Kung titignan nyo yung followers po, million po ang followers din ng Showtime. Million din naman ang followers ng Facebook. Pero doon mapapansin nyo, o ng YouTube, pero doon mapapansin nyo kung sino talaga yung tunay na nanonood. Kasi sa totoo lang, hindi naman po nag-unscribe yung mga mamis, mga titas, mga senior. Nandun pa rin po sila, lalo na yung team abroad. Kasi minsan pinanonood din nila yan. Lalo na po pagka nagpe-perform si Richard Polkerson, kasama si Mengay tuwing Sabado. Kaya po ganun pa rin karami yung bilang ng views, ng subscriber. Ganun din naman sa Facebook. Pero kung titignan ninyo, hindi po siya umaayon sa dami ng subscriber niya. Although yung iba po talaga, normal, wala na yan. Pero at least, kahit sana 20 o 30% ng viewers o ng subscriber ay nanonood. Parang hindi. Parang wala talaga. Real talk, hindi po katulad ng dati sa Aldab. Talagang pagkatapos ng Eat Bulaga, kung titignan nyo yung YouTube, puta talagang million views. Agad-agad. Real talk to, mga kaldab, sinasabi ko lang po yung katotohanan. Pero sa mga taong ayaw maniwala, siyempre nire-respeto po natin yan at ginagalang. Kumbaga karapatan po nila yan eh.